Subscribe now. Uy, meron na. Kompleto na, mga tre, oh. Ang ganda ng tignan, no? Baka gusto nyo, ha? Makibay kulay na sa'yo, ha? Baka gusto nyo, ha? Nainggit asawa ko nga, eh. Sabi niya, pwede yan, ha? Oo. Pwede daw ba? Anyway, mga tre, no? Welcome po sa inyong lahat sa Spot Pinoy, ang tambayan natin dito sa Canada, mga Andre, no? At ngayon po, tayo ay nasa episode 14 na, mga Andre, no? At eto po, very interesting yung magiging topic natin ngayon, mga Andre. Yung magiging discussion natin ay tungkol po sa Global Talent Stream. At, teka lang. Ano ba yung GTS kung tawagin? Ano ba yung Global Talent Stream? Oo. Totoo lang, ngayon ko lang siya nalaman, Rice at Marquez. So parang, it's under the temporary foreign worker program, pero for the highly skilled occupations yata. Anyway, meron din ano yan. Meron din dito sa Saskatchewan yan. Meron kaming kaibigan na PR din, mapi-PR na dahil ganyan din style. Ayan. Okay, bago natin sila introduce mga Dre, no, may babasahin lang ako. Ito interesting kasi itong ano nila eh. Ito ang sabi mga Dre, no. Manong na nakapag-Canada pa. Okay, number one yan. Nakapag-Canada dahil sa birthday party. Saan? Gumising ng maaga para ma-PR. Nakapag-Canada dahil sa birthday party. So, yun po yung mga highlights natin ngayon, mga din, no? Yung mga ilang kasama sa topic na pag-uusapan natin. Huwag na po natin patagalin, welcome po natin yung mag-asawa na si Manong Joby at Madam Janice, mga din, no? Yan. Yeah. Hey, Welcome. Canada Vlogs. Ayan. Vlogger din po sila. Please follow their account. Ito ang kanilang Facebook ito. Pero mas active din sila sa kanilang YouTube. Which YouTube. Is, naku teka, upload ko in a while. Sige. Hindi ko nakuha. Nakakainis naman. No? It's my bad. Mamaya hanapin ko. It's somewhere here. Pero, JTV Canada Vlogs on YouTube. Ayan. JTV, yeah. Okay. Yun. Si, ang sakit ng lalamuna ko. Sorry guys kung nakaganito ako. Si Manong Joby ang nakapasok through the GTS. Diba? Ibig sabihin ako, highly skilled si Manong Joby. Okay. Ano ba yung GTS na yan? Ako ngayon, nakulius tuloy ako. Oo. Ano siya yung parang expedited way para mabigyan ka ng work permit. Assuming na yung company is kailangan ng highly skilled na employee, so para mas mapabilis yung pagkuha sa kanya, makuha agad dito sa Canada, is yung LMIA, kung kailangan ng LMIA, is 2 weeks lang yung approval or yung processing time. And then yung work permit is 2 weeks lang din yung processing time. So kaya kang kunin dito ng company mo under temporary foreign worker program in 1 month. Wow! May iba akong tawag dyan na ano eh, kung sa perspective sa Pinas is brain drain booster. Talaga. Hoy, sambuan, brain drain booster. Bakit naman nagiging brain drain? Grabe, no? Did you know about this program? O parang ano, before ka nag-apply, alam mo ba na parang merong ano ah, kung mag ito ba yung nag-engganyo sa'yo to move to Canada dahil alam mong may mabilis na ganong proseso na pwede ka? Hindi naman. Nag-search ako ng mga ano pathways na available. Ang una ko nakita is yung express entry. Kaso nga dahil manong na, ang score ko noon is nasa 287 lang. At that time nung 2019, ang dinodraw is nasa 450. Nagkataon lang na nag-create ako ng profile sa job bank and then after 1 month, may sumagot na employer and then yun, na-hire na. Grabe. Teka nga, bakit ba Manong? Ano ulit? Sorry, hindi ko gano'n. Bakit ba Manong Joby? Manong, ilang taon na ba yung Manong? Oo nga, hindi ba yung pang Manong eh. Grabe naman. At that time, 42 ako nung nakapag-Canada kami. And then, napansin ko kasi tumira kami sa remote area to give you an idea, nasa yung city namin is 10 hours north of Montreal. And then, ang population is 1,500 lang. Sa konti, oh. And then, ang lagi kong ginagawa is yung mga gawaing manong, like
magpapalit ng ano, ng preno ng kotse, yung mga undercastis, yung mga pintero. So, tapos yung pangalan ko nga is Joby. So, pambabae, alam ko. Kaya minanong, parang ang dami mong oras kahit busy ka sa trabaho, ah. Oo. Oh, talagang ano, kasi dito, ano eh, hindi kami natatraffic, ang daming pwedeng gawin. Oo. Hindi rin talaga boring ka, na tumira sa ano, small town. Oh. Pero ano po, kumbaga, bago yung Canada, kumusta po yung buhay niyo? Saan po kayo galing na bansa bago kayo nag-decide na magpunta sa Canada? Para sa hindi pa mga nakakapanood sa channel nila. No, maraming hugot. Ano, yun nga, nag-struggle na kami sa Pinas noon, then naisipan niya mag-abroad. So, Malaysia yung napuntahan niya. And then, ang hirap ng LDR. So, ang nakapagbigay sa amin ng idea na ako ay mag-apply din sa Malaysia para magkasama kami. So, nagkataon na nakahanap din ako ng work sa Malaysia na pwede ko rin isama yung mga anak ko. So, together na kami sa Malaysia. Then, lumilipas yung taon, yung panganay namin, magka-college na, mga 14 na siya ganun. Sabi ko, paano kaya yun? Ayoko naman siyang pauwiin ng Pilipinas. Then kami nasa Malaysia. So, magkakalayo kami. Winoworry ko na siya dati pa. Tapos, yung naatinan nga yung party, yung kaibigan namin na nasa New Brunswick, o, doon nila in-announce na magka-Canada na sila, na pupunta na sila ng New Brunswick, ganyan. Tapos, yun, doon siya, doon naman siya nagka-idea na mag-Canada. Una, actually, ako talaga gusto mag-Canada. Baby pa yung panganay. Sabi niya, ayaw niya doon kasi, ayaw niya dito kasi malamig daw. Kasi may ano ako, may tahi ako sa katawan. Kaya, ano, sabi nila, pag may tahi, hindi pwede sa malamig dahil sasakit daw yung tahi. Which is not true naman. Ano? Doon pa lang yung sa birthdayhan. Sabi niyo nga, no, nakapag-Canada dahil sa birthday party. Doon lang ako na, nung nalaman ko yung mga benefits about Canada, naging super interested ako. Since then, talagang nagpuyat na ako, nag-research na ako about different pathways sa Canada. Then, nag-start na kaming mag-create ng ano, yung express entry profile. Mm-hmm. So, nag-take kami ng IELTS and then yung educational credentials assessment. So, i-gauge kung ano yung natapos namin sa Pilipinas, ano yung equivalent niya sa standards ng Canada. So, yung dalawang items na yun yung kailangan para makakuha ng express entry. Although, point system kasi yun eh. So, may certain threshold na ina-accept para mabigyan ng invitation ng Canada para ma-invite as landed PR na. So, alam namin na hindi na kami makakuha ng magandang score. So, due to age. Kaya nga, pero hindi kami nagpatalo dun sa disadvantage. Yan. Yun, nag-try pa rin. Oo. Alam mo, binabasa ko tong yung mga occupations under GTS. Grabe, ah. Hindi biro, ah. Ano ba, mga pandiinan ba? Oo, grabe. Ang malakasan, no? Siyempre, andyan ang mga computer and information systems managers, civil engineers, aerospace engineers, yan, no? Computer engineers, mining engineers, mathematicians and statisticians, mga ganyan, oh, hayop, grabe. Si Manong Jovi, saan ka dito? Anong occupation ng ano? Sa ano po ako, computer programmer, web developer. Parehas po kami ni Madam. Oh, wow! Kasi nag-meet kami 20 years ago, magka-opisina kami, magka-team. Saka, IT department. sa Pilipinas pa lang, magkasama na kayo. Sa isang semicon sa Laguna. Yeah. Oh! Uy, parang si ano to ah? Si Kainags to ah? Oo. Kanlubang. Sa Kanlubang. Hindi, iba. Kanlubang, Laguna. Yan. Hindi. Okay. Recon Microelectronics. Ano pangalan? Paano yung naging sistema, sir? Yung ano, di ba gumawa kayo ng profile sa Express Entry? Pagkatapos, ano pong ano, sumunod na nangyari nun? Dana, hihintay mo na lang na ma-accept ka. Pero, based lang yun talaga sa ano, sa profile mo. Uh-oh. And then, may mga categories na pinipili. Alam ba, kung marunong ka mag-French, may special draw para doon.
And then, yung mga under express entry, may mga sub-programs na nakalink. Yung mga PN, may mga PNP na nakalink sa express entry na pwedeng, halimbawa, Ontario, kukuha sila ng profile sa express entry pool. Tinatawag. Tapos pwede silang mag-send ng invitation dun sa mga candidates. Ay, ibig sabihin, sir, yung profile na ginawa nyo is open sa lahat ng probinsyon. Parang ganon. Except Quebec. Except Quebec. Pero sa Quebec kayo ngayon. No? Sa Quebec kayo. Kaya ano, yun nga nakakatawa eh. Hindi namin pinapansin yung Quebec. Kaso, kasi iniwasan namin. And although, nag-offer ng... Uh-oh. Hindi naman, kasi... Yun yung hindi siya lumalabas sa express entry. Oh, hindi siya kasama sa express entry. Ah, okay. Kaya iniiwasan nyo siya? O? Iniiwasan ng karamihan dahil sa French. Hindi siya sumagi sa isip namin. Ah, wala talaga siya sa plano, ha? Oo, oh, wala. Akalaan mo naman talaga, ano? Pero dyan tayo napunta sa Quebec. So, ganun pala. Kasi may express entry. Ah, okay, may choice ka na pwede kang mag-apply sa isang probinsya directly, parang ganun. May ganun bang option? PNP. Kapag ano ka, provincial nominee, kailangan doon ka sa province na yon. So halimbawa, ang tinatarget namin that time is yung New Brunswick. Meron silang tinatawag na ano, yung in possession. Pumupunta sila sa Pilipinas. And then, may mga employer din na sumasama, mag-interview ng mga candidate. So, kapag may express entry profile ka, pwede kang ma-invite or magkaroon ka ng record na umattend ka ng in-possession. And then, ganun yung mga Pilipino noon na sinusundan namin. Yun yung pathway na tinitingnan namin dati. Kaso nga, that time is hindi pa sinuwerte na maka-attend ng in-possession, saka hindi pa na-invite sa express entry. So, mas nauna yung job offer. Kaya, nakarating kami rito sa Quebec. Gano'ng katagal, sir? Mula nung gumawa kayo ng profile hanggang sa nagkaroon kayo ng ano, invitation? Invitation? Walang invitation. Walang invitation, okay. Work permit yung nakuha ko. So, from gumawa ako ng profile hanggang sa na-interview ako nung employer is 1 month. 1 month lang ako naganap ng employer sa ano sa job bank. Paano yung points namin ang baba? Oh. Paano yung mga anak nyo di nagulantang din yun 1 month biglang aalis na sila kagad sa lugar, di ba? Parang hindi ba sila nabigla o nagsabi na bakit mabilis ganun? Yung ano, yung nagke-create pa lang kami ng express entry profile, nag-gather kami ng documents. Mm-hmm. Sinabi na namin sa kanila na we plan to go to Canada. Pero quiet lang kayo. Tayo lang yun. Family lang makakaalam nun. Mm-hmm. Naintindihan naman nila. So sila medyo na-excited. Pero sabi namin, wag muna masyadong umasa. Mm-hmm. Tapos nung na-hire na kami, ayun, doon namin sinabi sa kanila. Tapos nagulat sila na sa Quebec. So parang doon sila medyo nagka-culture siya kasi... Pagdating nila rito, akala nila pwedeng mag-English. Especially sa lugar nyo. Mm. Oo, maliit na town. Si Manong Jovi learned French, right? Oui. Hindi ba mahirap? Yes. Ang hirap eh. Lalo na, alam mo naman, pag mas matanda na tayo, ako, hindi ko na maisip. Ngayon pa ako mag-aaral ng bagong salita. Yes, so, ano ba yun? Kahit nga nung bata ako, yung company namin nag-sponsor na mag-aral ako ng Japanese. Hindi ko talaga forte yung language. Eh. Even English is struggling pa rin ako. Kaso, ang ginawa kong diskarte lang is sumugal ako. Alam nyo yung, dito pala sa Quebec, may mga libreng French lessons. Kaso dun sa city namin, knowing na remote kami, walang school dun. May school is one hour away from us. Pero ang ginawa ko na lang is online. So may platform ako na sinalihan wherein magbabayad ako ng $500 a month, good for 2 months. And then kapag natenan ko lahat, wala akong absent, wala akong late, ibabalik nila. Okay. Sobrang nagustuhan ko yung ano, yung ganong arrangement kasi para akong sumusugal,
Kapag may days talaga na tinatabad ako, kaso pag iniisip ko, yung 500. Nahalo ko ng 1,000, eh siya nagbayad. So, yun, hanggang tuloy-tuloy, nag-accumulate ako ng 9 months dun sa pag-aaral. And then, intensive din yung pag-aaral kasi more on verbal yung focus, hindi writing. So, hanggang sa ma-reach ko na yung para ma-accept ka as PR, kailangan ma-reach mo yung level 7. So, at that time, siguro mga nasa level 5 ako, nag-review naman ako, focus dun sa exam lang. So, yun naman, after dalawang take, naipas ako naman yung exam. And then, yun, na-PR kami last year. Wow, ang galing. Congrats. Eh, si Ate Janice, magaling na ba mag-pransi? Oo, pransi. Hindi. Hindi. Mahirap eh. Gusto ko, once a week lang ako. Ah, minsanan lang. Yung experience nyo ba nung dumating kayo sa Quebec? Kasi nga, remote province kayo, tapos puro pransi yung nandun. Tapos dumating kayo sa lugar na yun. Yung ganon, yung... Ayun, dumating kami rito, 3 weeks before ng pandemic. So, yung pa, parang Canada yung naging refuge namin during pandemic. Kasi, blessing in disguise, parang that time, parang tama ba decision natin na pumunta tayo sa sa maliit na city? Lumaki tayo sa malaking city Oo. So, nung nagkaroon ng lockdown due to pandemic, advantage pala na nasa maliit na city ka. Mm. Isa ko sa hotel natin, mas isolated. Oo. So, pero nakalipad na ba kayo? Lockdown pa Sa amin, hindi. Go, Mark. Sige. Nakalipat na kayo? Nasa city na kayo na malaki? Mas malaki lang ng konti, 7,500. May nakabili na sila ng bahay, ah. Ilan ang Pilipino dyan? Marami rin. Tansya ko, nasa 200 na ngayon. Kasi nung dumating kami, may nauna lang ng in few months, siyam sila, mga workers pa lang, and then dumating na yung family. So nagustuhan yung performance nila hanggang sa umabot na ng more than 100 yung mga Pilipino. And then, yun, lumaki na yung community. Nice. Oh, pakita natin, meron pala akong nakuha mga pictures nila, yan, with our kids. Malalaki na pala, no? Yung mga anak. Yes. Yung pala yung, yan, si kuya. Oh, diba? Okay. Malalaki na. Kumbaga, pagdating nyo dito sa Canada, hindi na kayo masyado nag-struggle sa pag-aalaga. Mm-hmm. Yes. Malalaki na yun. Alam nyo, si Manong Jovi, yes, he's an IT professional. Pero interesting pa yung kanyang journey to being an IT, ha? Back in the Philippines. Manang Jovi, okay lang ba ikwento mo sa amin? Parang MMK Parang pinagdaanan niya ito para lang maging ito ang kanyang career, di ba? Sige nga, kwento mo nga Manang Jovi ang iyong pinagdaanan. Hindi ko pa nasi-share to sa namin, sa channel. Dito pa lang. After high school, matagal na panahon na yon. Nag-aral ako ng biology kasi gusto ko talaga maging biologist or either maging pre-med siya. Kaso financial struggles, kailangan mag-stop. So mga 3 or 4 years ako naging out of school. Victim ako ng pagiging contractual. So during those period, naka-4 na Jollibee ako. Nagtrabaho ako sa warehouse. Lahat yun, laging 5 months lang. So, iniisip ko, kaya ko bang magkapamilya kung ganito lang yung mangyayari sa akin. So, na ako. Oo nga, may iyak. It's okay. At least, tignan mo naman ang bunga ng iyong paghihirap. Hmm. So, ang highlight is yung ito nakakatawa. Nagtatrabaho sa warehouse, yung... May nagmamap kami. Tapos katuwaan, di ba, masaya sa warehouse. Yung nagkakantahan kami ng kanta ni Fernando po.
Yung kung natapos ko ang aking kung natapos. Tapos may ano, may katrabaho kami na nasa kanan ko. Sabi niya, "Huwag kang maniwala kahit makatapos ka ng pag-aaral. Ang hirap makahanap ng trabaho, mauwi ka pa rin sa mga gantong trabaho." Mm. Eh narinig yun nung nasa kaliwa ko, nung umalis yun, "Huwag kang maniwala doon. Mag-aral ka pa rin." Mahina lang diskarte noon. Sabi ko, after nun natapos yung contract na yon, nag-working student na ako, tapos tuloy pa rin ako, nagtrabaho ako sa Tropical, sa Mr. Donut. So, tapos nag-ano ako sa Gaben, doon ako nag-aaral sa Gaben. Anong kurso na yung kinuha mo noon, sir, nung bumalik ka sa pag-aaral? Computer Science. Ah, nag-ship ka na talaga, oh. Grabe. At mahirap mag-working student, ha? Mm, sa Pilipinas. Yes. Tapos ano pa, ewan ko, hindi ako makapasa sa mga ano, sa mga public schools like yung mga TUP, mga ganun. Oo. Kaya private school yung na ano ko. So yung halos yung kinikita ko, yun ang binabayad ko sa tuition fee. Oo, kasi ang pagiging working student sa Pilipinas, napakalayo naman sa pagiging working student dito sa Canada, no? Ma-share mo ba? Sige nga, paano yung routine mo noon as a working student? Paano ka mag-aaral? Kasi, parang diskarte, yun. So, di ba 5 months yung, ano, yung contractual contract. Sa Pilipinas? So, unang taong ko, after ko dun sa warehouse, nagtrabaho ako sa ano, Tropical lahat. 5 months contract. Sabay din siya nung semester sa school. So, trabaho ko ng umaga. Swerte kapag nakaka-8 hours, pero most of the time, mga 4 hours lang. And then, diretso sa school. Ang school ko is 6:30 to 9:30 ng gabi. Actually, yung school ko, sarado na nga ngayon eh. Ano pangalan ng school mo? Saan yung sa Laguna? Sa Alabang, Asian College of Science and Technology. May branch na lang siya sa Quezon City. Mga yung, parang STI, yung mga ganun lang. Dati, yung mga ganun. Ganun. So after doon, second sem, lipat naman ako sa Mr. Donut, taga-benta ng donut, sa doon din sa Alabang. So, next sem, balik ulit ng Tropical lahat. And then, next sem, sa ano naman, sa Mr. Donut ulit. Pabalik-balik lang. And then, sinuwerte, nung third year, since naka 2 years course na ako, doon na kami sa same company namin sa Semicon. And then, yun na. The rest is napunta na sa IT. Na IT. Oh, pero IT doon na talaga lumingya. Si Madam. Noon, IT na. Pero si Madam Janice pala ang ano, si Madam Janice pala ang unang nakakuha ng trabaho papunta ng ano, na makakasama yung buong pamilya nyo. Hindi, yung sa Malaysia yon. Oo, sa Malaysia. So, nagkatrabaho na siya sa Malaysia, tapos ako naghanap din ako ng work doon. Sakto naman yung position ko, pwede din magsama ng family. Kaya nagkasama-sama kami sa Malaysia. Pero nung si Joby yung nasa Malaysia, hindi niya kayo pwedeng isama, ganun? Pwede. Pwede, kaso kapag wala siyang work, based dun sa salary namin, yung salary ko lang hindi kakayanin. Hindi kakayanin ng pamilya. Hindi na pwedeng ganun. May nagtanong lang sa kanya na, pwede bang mag-work yung asawa mo rito? Tapos, doon kami nagka-idea, oo nga, no, bakit hindi nga ako mag-apply sa Malaysia? Saka, ang plan ko rin noon is bumalik rin ng Pinas. Uwi na sa Pinas. Oo. Parang makaipon lang ng konti, then balik na ng Pinas. Hindi nakakaipon, hindi rin ako makahanap ng magandang trabaho sa Pinas na tutumbasan yung trabaho ko sa Malaysia. Kaya, hindi mo makikita yung trabaho, no, sa kumpara sa sweldo. Oo. Pero ano na, yung mga anak mo doon na rin, yung mga anak nyo doon na rin nag-aaral sa Malaysia. Oo. At ang ano, komportable naman kami sa Malaysia, although ang medyo mabigat lang doon is yung gasto sa school kasi nasa private school sila. Parang natatandaan ko sa isang taon, parang kalahating milyon piso yung ano. Sa kanilang tatlo. Tatlo. Nakakaloka. Grabe, no? Pwede sila sa public school, kaso Chinese. Chinese or Malay.
Doon sa ano, English doon. Ah, oh, English. Hindi na sila nahirapan ang pagpunta nila dito sa Canada kasi English na yung ano nila. Oh. Ay, sa French. Pala yung bulsa nila. Sa French lang. French. Sa French lang. Ay, ko, hindi nga namin pinag-Chinese sa Malaysia. Pagdating dito sa Canada, magpe-French pala. Pero nakapag-French na sila ngayon na salita. Oo, oh, magagaling na sila. Ah, kasi mga bata, no? Mabilis lang, no? Pagbata, oh, mabilis maka-adapt, eh, no? Saka yung panganay namin nasa college na ngayon, so yung college dito, may requirement yung government na kailan maipasa mo yung level 7 din ng French. Bago pa college. Grabe, level 7, no? Parang sa IELTS na 7. Taas yun. Kaya medyo na-late din yung panganay namin kasi tinapos pa niya yung French sa high school bago siya nakapag-college. Oh, okay. So, what anong pinakagusto niyo so far dito sa Canada since, oh, siyempre, may buhay niyo sa Pilipinas, oh, nag-Malaysia kayo, Malaysia. May Canada. Yung pagkapantay-pantay nung tao. Oo, oh, no. Hindi mo makikita yung kung sino yung mahirap at mayaman. Tapos, yung mga ordinary jobs, let's say mga blue collar, is pantay lang sa mga white collar jobs. And then it's more possible na mas malaki pa yung kita. Oo, no? Totoo yan. I agree. Hindi ka, pumunta ka ng grocery, yung parang pantay-pantay talaga kayong lahat, ano? You shop at you do groceries at the same spots, you go to the same malls. School, yung mga anak. Same areas, di ba? Sa amin nga eh, di ba? Yung mga naglilinis sa warehouse, naka-Subaru sports car nga eh, di ba? Naka-sports car. Yung mga katrabaho ko na, ano lang siya, ang posisyon nila, naglilinis sila sa warehouse, nagda-drive ng ano, forklift, ganun. Nag-aayos sa mga box-box. Pero yung makikita mo yung mga sasakyan nila, mga maayos, tapos may bahay sila. Di ba? Kumbaga, kahit mababa, yung sa Pilipinas na tingin natin na mababa, dito, hindi mo maano na mababa pa. Saka isa pang, ano, isa pang gusto kong i-share pala is libre pala yung college dito sa ano, Quebec. Ah, talaga? Like, yes. Wow! Ang pagkakaiba lang kasi ng education system dito, iba yung college saka university. So after 5 years sa high school, may option ka na pre-university na 2 years or 3 years na technology course. So, ang equivalent nung bachelor's degree ko sa Pilipinas, nung degree namin, is 2 years lang ng college dito. So, yung anak namin nag-aaral sa college ngayon, tapos libre lang, parang $200 lang na yung per term miscellaneous. And swerte lang din yung course na napili niya is since in demand, every time makakatapos siya ng term, bibigyan pa siya ng 1,500. Binabayaran pa siya. Para saan? Wala lang for incentive lang, gano'n? Incentive. Parang talagang pinapromote ng government na since ano para nga, pasukin. Since kailangan yung ganito mga talents para yung mga population is mag-aral ng ganong courses. Anong course yun? Computer science din. Aba. IT rin ah. Oo. Grabe no. And then kapag gusto niyang ano, gusto niyang mag-continue sa university, although may bayad, parang nasa 5,000 lang, pero dahil meron pa rin ano, nare-receive na amount, is makaka-receive siya ng 2,500 per term. So parang libre na rin yung magiging university niya. Wow! Nabayaran. Ang programa ng Canada, no? Oh. Kasi sa ano is Quebec, wag din nga namin ina-expect na ganun. Ah, Quebec pala, Quebec. Pa nila doon ah, initially. Oh. Dati nagbabayad kayo ng tuition, ngayon binabayaran na 'yung nag-aaral. Oh. Actually, ano 'yan, hindi lang sa citizens and PRs. Pwede rin 'yon sa may close work permit and then 'yung may PGWP. Oh. Oh. Residing sa Quebec. Oh. Maso. Wow, amazing. Kaya pala lagi may ano no, iba talaga yung Quebec no. Parang bakit ba hiwalay siya lagi except Quebec. Lagi may ganun eh no.
Naku, hindi ko kasi, rin alam yung history dyan, ah. Oo. Oh, ano yun? Baka magkakamali tayo, pero hindi ko rin alam. Ay, napag-aralan ni Manong Jovi, ah. Yeah, napag-aralan niya. Then, mga kwento lang ng mga kaibigan, yung mga nakakaano. Mas nauna kasi talaga dito yung mga French. Mm-hmm. Tapos, ano, namatay yung ilaw namin, automatic. Yun. Mas natutulog na ba kayo? Hindi, naka-program yan eh. Na ano, pati ilaw, pinaprogram na. So, so ano, para may charter na, di ba, nung nag-gera yung French and British, natalo yung, ano, natalo yung French, pero ang kasunduan nila is mareretain pa rin yung culture nila rito. Kaya, pinoprotektahan. So, recently nga, sa balita ngayon, humihingi pa na additional powers yung Quebec para makontrol yung immigration. Kasi yung mga asylum seekers na pumapasok sa Canada, half of them are going to Quebec. So, medyo nag-ano na, yung mga services is nag-i-struggle na, kaya kailangan parang ng additional control ng provincial. Okay. I will look into that nga. Baka sa future episode natin, baka mapag-usapan natin. Parang ano, parang Mindanao. Yun. Gusto mo mali sa Pilipinas, di ba? Sila ganun din eh. Naka-issue yung language dito. Kahit na yung minsan yung mga, kung hindi pa nabanggit sa inyo, yung may rule na Bill 96, yung kapag bagong dating ka, pwede ka lang makareceive ng ano, ng services in English up to 6 months. Mm-hmm. So, dapat matuto ka mag-French in 6 months. Within 6 months. Oh, except sa Montreal yata, Rice, no? Ganun din naman. Kasi napansin ko yun sa Bill 96 mula nung naipasa yan. Dati pag nakakatanggap kami ng email galing gobyerno, French, tapos sa ilalim may English. Ngayon, French na lang talaga. Mm. Yun ang isa sa ano, nagbago dahil sa Bill 96. Diyan sa Quebec na, sa Quebec, di ba, no? Pag kunyari ako, galing ako sa Saskatchewan. Pagpunta ko dyan, wala bang nag-i-English dyan? Talaga sa mga establishment? Hindi ka i-English yan o pwede naman? Kung sa tourist spots, meron. Halimbawa, sa Montreal ka or Quebec City. Pero kapag nadun ka na sa mga outskirts na city, medyo mahirapan ka. Kasi ano rin eh, may tinatawag dito na language police. Meron? Yung sign, ultimo yung sign ng ano ng mga establishment kapag English siya, dapat ano, palitan mo ng French or merong French and then dapat mas prominent yung ano, yung French and then mas maliit yung English. So may mga ganong rules dito. Grabe, no. Ang alam ko lang din sa Quebec, ano talaga, no. So tama. They really take extra effort to preserve the French language. Uh-huh. Kaya, I think, last year pa, nakakabasa ako ng mga reports na kahit doon sa bilang ng immigrants na pumapasok sa Quebec, noon pa, medyo gusto nilang laging mas mababa yung limit sa kanila, because I think some of them believe that the more immigrants that they accept, parang naaapektuhan yung pag-preserve nung ano, French language. Correct me if I'm wrong, ha, to our viewers. Parang yes, I read something. Yep. Like kakapanood ko lang ng ano, ng balita, I think today lang din, yung Prime Minister ng ano, ng Quebec. So sa mga pumapasok, natawa ako sa ano ni Rice. Kahit ako nagulat eh. Lakas makadis. Ayun nga. So kasi ilong niya, oh. Tingnan mo. Okay. Hindi kami makakonsent. Commercial yun eh. So yun nga, mas ano, ang worry nung Quebec is maraming pumapasok na Anglophone. Anglophone yung tawag nila sa mga English speaker na tao. Yun. Oh, parang nadadilute tuloy yung ano, na yung French. Parang ganun yata yung concern nila. Kaya mas strict pa sila lalo sa mga bilang ng pumapasok ng mga immigrants yata sa kanila. Yeah. Nakikita niyo ba yung sarili niyo na lumipat ng ibang probinsya? Minsan. So, minsan nangangarap din. Minsan. Nakakamiss din kasi yung city life.
Kasi 'di ba dito nga sa amin ano, kasi 'di ba galing kaming Kuala Lumpur, sa city center talaga kami. So katabi lang din ng mga mall, yung condo ganyan. Minsan nami-miss din namin kaya ano, minsan naman naisip namin pag nakikita namin yung mga news sa Montreal or sa mga city, parang naisip na, mas okay pala dito. Parang ganun. Minsan naman parang gusto namin doon ganun. Oh, pero okay. Ibang probinsya, ibang probinsya. Saskatchewan, Alberta, ganun. Naisip nyo ba na lilipat kayo ng ibang probinsya? Ipa sa ngayon. Depende kapag ka, halimbawa, nakatapos na ng high school yung bunso namin. So doon kami magpaplano ulit ang panibago. Kasi gawa nga nung college. Oo. Gawa ng libre pa yung college. Oo nga. Kumbaga, pero kung makakapili, parang ano, gusto sa Calgary. Ayan. Makakapili, oo. Pero ang masaya sa sitwasyon nila, parang yung dahilan nila kung lilipat man sila, hindi tulad ng karamihan na parang naghahanap ng lower cost of living. Kasi I think they're comfortable. They're both in IT. Ano ba yan? Yeah. Libre yung edukasyon ng ano, ng school. Parang there's really no financial issue pushing them, you know, giving them a reason. Para lumipat. Diba? Tama ba yun? Pero so, sakto lang. Yung parang yung pamumuhay. Kasi nga kami, malayo kami sa city. Kailangan tumabel ng 4 hours para makapunta sa malaking mall. Minsan kasi naiingit kami doon sa mga vlogger na may Jollibee, may gano'n. Yung Costco ng Costco. Ano yun? Pero may Walmart naman kayo dyan. Ha? May Walmart naman kayo. Wala. Wala. Maxi lang. Wala talaga. Maxi lang. Maxi lang. Maxi lang. Magkita-kita ka tayo 5 years from now. Ano? Magkita-kita tayo sa Calgary. Hindi, Joby. Matanong ko lang, Manong Joby, no? Masegue ko lang. Nakikita niyo ba yung sarili niyo na dito na kayo tatanda sa Canada or magre-retire kayo sa Pilipinas? Hindi kami. Ako, mahilig ako manood nung ano, yung kay, ano, kay Marian Lasin, yung Pilipina na nakatira sa Siargao Island. Parang nami-miss ko yung mga ano, yung mga sariwang isda, sariwang pagkain. Tayo dito lahat frozen eh. So, ang deciding factor siguro namin is since nga late na kami nakarating rito, hindi ko pa na-foresee kung magkano yung magiging retirement income namin. Enough ba yun para ma-sustain yung buhay namin dito kung mag-retire na kami? If in case hindi enough and that's the time na baka bumalik kami ng Pilipinas or ibang Asian countries na mas mura like Malaysia, mas mura doon. mas mura doon. Yes. Mas mura kaysa sa Pilipinas? Yes. Taxes. 6% lang yung sa huli naming ano. Tapos yung sahod mas malaki doon kaysa sa Pilipinas. Parang nasa Canada. Hindi. Yung pala lumipat kami rito, nung kinompute ko yung sahod ko from Malaysia to Canada, $3 per hour lang yung difference. So, malaki 'yo. Hindi ganun kalaki para sa akin. Pero ano kasi, dahil makakalibre kami sa school, so yun na lang yung masisignal. Isa sa pinaka, parang malaking deciding factor. No? Pero ibig sabihin, malaki yung sahod nila sa Malaysia. Tapos mababa yung cost of living. $3 lang. Kunyari, Ben, hindi 20, alam ko, malaki yung per hour mga IT kasi may mga kakilala. More, malaki yung mga yan. Malaki yung mga yan. Hindi lang, ayokong sabihin, pero malaki yung mga yan. Tignan nyo na lang sa ano. Tignan nyo sa Glassdoor, yung mga ganun. Yes. Sa Glassdoor. Sa website. Gusto nyo, andito na ako. Sabi ko sa inyo, nasa website ako. Tignan mo sa Glassdoor. Dito, ano? I-booking na natin. Computer engineers. Minimum to ha, minimum. Nako po, ang dami. Ang dami? Teka. At least 38 per hour. Yun ang pinakamababa nila. Umiiling si Manong Joby, sabi niya. Depende pa sa mga kategori.
may nakikita ako dito at least 72 per hour pag sa category A. Ano ba yung category? Yeah, yung mga ganyan niya, gumawa ganyan niya. Oo, hindi ko gaano na discuss yung GTS. So dalawa kasi yung category. Oo, yan. So, yung category A is regardless kung ano yung occupation nyo, as long as ma-identify siya as unique and in demand, unique and specialized pala, and then mayroong organizations or mga designated referral organizations na magbabouch dun sa company na gusto mag-hire sa inyo na yes, itong company na to is kailangan ng unique and specialized talent na wala dito sa Canada. So, yun ang matatanggap sa GTS as category A. So, hindi kami doon sa category na yon. So, okay. Which is, doon kami under sa category B, mm-hmm. Which is may mga specified na occupations. Like yung mga nasa engineering nga, IT, and then digital media. So, kami, pasok kami doon sa IT as web developers or computer programmers. So, since nandun yung aming NOC code or job code, so na-qualify kami for GTS. And I'm not sure kung nasabi na ba natin yung processing time. Oo. Oh, yeah, kanina. Oo, isang buwan. Mga isang buwan lang. Oo, oh, isang buwan. Yep. Isang buwan. Grabe, no? Ang bilis eh. Okay lang ba sa inyo kung yung mga makakapanood dito, i-message kayo tungkol dyan sa ginawa nyo, pupunta dyan sa GTS. Okay, okay lang po. $100 per hour lang ang ayun. O, message nyo lang ang JTB Canada Vlogs yan. Yeah. Parang gusto nyo, message na rin kami na subscriber, mga viewers na about ito. Ano po, may ginawa na rin akong ano, after nung live nyo nung Sunday, may ginawa na rin akong video about GTS. And then may mga kababayan tayo na nag-reply doon na yun nga, nagamit na rin nila yung ganung pathway. Then may isa nga na ngayon lang nabasa ko yung message niya is sa case niya, LMIA exempted pa siya. So, work permit lang yung pre-nasis. Wow, and then, less than 2 weeks pa yung processing time niya, which is faster. Grabe yun. No? Ganun talaga ka-in-demand. Teka, ang tanong doon na pala, ilang may required years of experience ba of being an IT professional for you? Ano, ilan ang minimum years experience may hinahanap ba? Kunyari galing Pilipinas. I think depende sa ano sa company and company. Then sa role. So nung pumasok ako dito, I think ang hinahanap lang sa akin is 3 years. Although yung experience ko is more than 10 years na. So depende rin sa company talaga. And then sa yun nga yung sa level, pwede kasing ano kung managerial yung level is mas mahaba yung required na experience. Okay. Alam mo yung walang, isang bilab, ay sorry Mark, go ahead. Walang babayaran ha, walang babayaran sa mga ginawa nyo. LMIA dapat ang employer ang magbayad. And then sa case namin, depende sa naging negotiation. Kasi nga ang original plan namin is express entry, di ba? On that pathway, lahat kami ang magbabayad. Ang sabi ko sa kanya, kay Mrs., na kung halimbawa may employer na gusto mag-sponsor sa atin, kahit LMIA lang yung sagutin niya, tayo na sumagot ng work permit, and then even plane ticket, tayo na rin sumagot. Okay na, kasi makakarating tayo ng mas mabilis. Mm-mm. Tapos, yun nga, ganun yung nangyari. Dun sa contract, naka-indicate kung libre ba yung airfare. Hindi, kasi under high wage nga. So, yun yung pagka pwedeng sabi na employer na hindi included yung airfare. So, ang sinagot namin is yung work permit and then yung airfare namin. And then, luckily, nung na-hire kami nung November, nasa Malaysia pa kami, is nagwo-work na agad kami remotely. So, yung kinita namin from November until nakarating kami nung February is yun yung nagamit namin for pamasahe and then moving cost. More or less, mga magkano para magkaroon sila ng idea kung mag-a-apply nga sila sa ganyan, mga more or less, pwede ba? Sa work permit, nasa $150 per head.
Kung kayo family, mga magkano din? Family yung 5,000. Ano ba nagastos natin? Less than 1,000. Eh hindi, ano yung status ng tatlong bata? Student permit sila. Oh, under sa inyo, under dependent. Ako open work permit. Oh. Okay. Oh. Alam mo yung isa pa nilang kanina nga minimension, ano? Na matanda na daw silang dumating sa Canada. Grabe naman kayo, hindi parang, naman una sa lahat. You know? Pero maraming may ganyang concern eh. Na parang, magka-Canada pa ba ako eh? 40-something na ako. Yeah. Yan. Mm-hmm. Ano ang sinasagot ninyo kapag, I'm sure, baka may nagtanong sa inyo tungkol dyan? Kasi yung gantong age is, let's say, mga 10 or 15 years ka na nagwo-work. So, karamihan dyan, mga senior positions na or either successful na sa kani-kanilang field sa Pinas or sa abroad. So, medyo mahirap yung decision kung pupunta pa ba sila dito, mag-i-start pa ba from zero or hindi. So, and then malaki rin talaga disadvantage in terms of selection kung mababa na yung age. So, sa akin naman, ang naging thought process ko noon is what if pagka hindi ko trinay, darating yung time na pagtanda ko, magsisisi ako bakit hindi ko trinay. So, why not na subukan ko na ngayon, mag-fail man ako, and then I will accept it. Then, I will regret it for the rest of my life. Nasa tumba din ba ka ng gano'n, no? Sayang. Nagsisisi ka. Tsaka hindi ka naman nag-start from scratch, right? Oo. Pero naka-mindset na ako na kung express entry, tas dumating kami dito, landed, tatrabaho ulit ako sa Jollibee. Like, McDo. Walmart. Yung una nga may konting regrets kami na dapat pala bata pa tayo, nagpunta na tayo ng Canada. Pero later on, na-realize namin na mas okay pala kasi hindi na kami nahirapan sa daycare. Yung malalaki na. Malalaki na. Kung nasunod yung gusto mo, Ate Janice. Ha? Kung nasunod yung gusto mo na dati pa dapat nag-Canada na kayo. O baka hindi kami IT. Oo nga talaga. Talaga, totoo. Everything happens for a reason, di ba? May pros and cons sa bawat phase kung kailan ka man na marami rin nagme-message sa akin na ganyan. May sabi niya, Mark, may edad na kami, ganito, tapos professional na sa Pilipinas. Ano, worth it pa ba mag-Canada, di ba? Sabi ko, kung ano ba talaga yung gusto niyo, di ba? Sa mga anak niyo ba, sa sarili niyo? Kasi pag hindi niyo sinubukan, di ba? Katulad nung kay Manong Joby, di ba? Sinabi niya na, kung hindi ko sinubukan, di ba? Mag-iisip-isip ka lagi doon sa bakuran mo, saan pala nagkakaroon? What if? And then for example, Manong Joey, kayong dalawa nga, kung hindi nyo pinursu, anong ginagawa nyo ngayon? Palagay nyo? Malaysia. Mako-compare nyo ba? Na parang sa Malaysia pa rin kami, and then yung anak namin na nasa college is nasa Pinas. Magkakahiwalay kami. Hiwalay. Correct. Hiwalay. Dito hiwalay din, kasi nasa Sherbrooke siya, 8 years away. Pero parang mas kampante yung love ko kasi alam kong safe dito compare sa Pinas. Parang mas magiging ano ko. Hindi ako magiging mapapakalay kung nasa Pinas siya. Parang ganun. Walang naka-upload ang cellphone. Ganun, no? Akala ko yung Sherbrooke rito kasi merong Sherbrooke sa amin eh. Sabi ko pa, lapit nila sa amin ah. Oh. Pala, hindi yata. Sherbrooke parang mga 1 hour away sa Montreal. Oo. Sa inyo, ilang hours yun away? Hindi, kasi ang alam ko lang dito, Sherbrooke Avenue. Hours din, malayo. Sa kanila, Sherbrooke talaga. No? Ayun yung university town sa Quebec. Ayun. And then yun nga, yung anak din namin is kawork na rin namin. Oo, oh, diba? IT na rin. Part-time mobile web mobile developer. Grabe. Yung nag-aaral ng college? Yep. Oh, wow. Diba? Yung doon pa lang eh, worth it na being parents na yung decision ninyo, diba? Eh, yun dalawa kaya. Yung dalawang bata pa. Oh. IT rin. Sabi nga, magdagdag na daw kami ng anak para mapadami yung empleyado.
Magtatayo ng company. Oo, tutay yun ang gusto ng probinsya ninyo, di ba? Sige, bigyan ninyo. So, sasagarin ko na yung kapatid ko na nasa Pinas. Employee rin namin. Ano siya, virtual assistant. Siya yung nag-handle ng mga social media accounts ng mga boss sa kanang company. Mag-apply na rin ako. Pwede mo mag-apply? Aliya, apply ka. Pwede ba ako mag-apply? Di, sa susunod, baka makapunta na dyan yung ano mo, kapatid mo. Ano, inalok ko. Pwede naman kaso ayaw niya kasi ano na rin eh. Marami siyang attachment sa Pinas. Pinas. Oh, teka, ikaw, did you help her ano get that job? Kaya siya nakuha ng boss mo? Actually, ako yung tinatanong ng mga boss kung may kakilala ka bang ganito. Okay, sige, maghanap ako. So, yun, inirefer ko yung kapatid ko. And then, at that time, yun na talaga yung role ng kapatid ko. Nag-work siya sa mga European clients. And so, yun, nakuha rin siya. And then, ganun din sa anak namin. Nagtanong yung boss namin kung willing bang mag-mobile developer yung anak namin. So, yun. Grabe. Ang galing. Pag-enrolling ko si Dave ng ano, tapos pa-apply ko. Yun. Kasi balak mag-ano nun eh, mag-IT sabi. Pag-ano daw, yun daw kukunin niya. Oh ba? Nakakatawa. Masalimuot yan. Ay, parang masalimuot yung IT. Eh, yung ano sir, yung ano ba to? Mobile, ay ano ba yun? Yung web security? Cyber security. Yeah. Oh. Okay ba yun? Kasi merong sinasabi sila sa ano na 6 months. Okay ba yun? Pagka naka-aral ba ako ng 6 months na yun, ma-hire ba ako? Hindi ko rin sure eh. pero ngayon, sa ngayon, marami ako nakikilala na walang formal education ng IT. Pero nag-aral lang online na nakakuha rin ng ano ng employer. May mga ano kapag may nagtatanong sa akin na paano ba maging IT, may isang website ako na nire-refer which is yung pre-code camp. So may community rin yan sa Pinas na online community na hindi sila IT graduate pero may sinusundan lang sila online. And then hanggang yun natututo sila mag code or mag-develop ng mga web page and then nakaka-create sila ng kanilang mga portfolio or mga website. And then yung mga employers naman, as long as meron kang portfolio, hindi ka nahanapan ng ano ng diploma. So nung nag-join nga kami rito, nalaman ko na yung boss ko pala na parang CTO namin is high school undergrad. So, yun, napaka ano, versatile ng IT world. Hindi mo kailangan ng degree para pasukin. Actually, mga pinapalo ko rin ng mga influencer na sa IT. Mga ano, yung isa parang bouncer siya na naging IT. So, sari-sari. Wow. Oo, kasi marami din talaga mga online courses, no? I think even Google has some courses, di ba? Google na cybersecurity, yung nagsabi na sa akin, parang bala kong ang kunin. Ang iniisip ko naman dyan, parang ibig sabihin, pwede ka bang maging ganun kahit wala kang, yung hindi ganun kalawak yung kaalaman mo pagdating sa sa technology, sa IT, hindi ka IT knowledgeable. No, pwede. Basta may sundan ka lang courses and then gusto mo yung ginagawa mo. Maraming nagsasucceed na talagang walang computer degree. Kasi unlike nung time namin, early 2000, hindi pa ganun ka-extensive yung mga ano yung mga references. Naalala ko, para matuto ako sa programming language is pumupunta pa ako sa National Bookstore. Kung walang pambili ng books, doon ko na lang binabasa. Kinokopya ko yung mga notes. And then, mahal pa ang computer rentals noon dahil wala akong sariling computer. So, yun. Mas madali nang matuto ngayon. Mas madali nang pasukin yung IT na profession. O ba? Madami pa, napapaisip yata itong dalawang to, ah. Well, gusto ko na rin kasi nasa bahay lang ganun lang. Oh, ano ba kayo ngayon? Ano ba 'to? Work from home?
Work from home. Yeah. Ay, diba? Kaya yun. Ako na nga rin. Yun, gusto ko diba? Yun. Gusto ko talaga yan. Pero may oras. May oras pa rin. Oh, may oras may pa oras. Rin. Okay. Kasi minsan magkailangan mag-meeting, minsan kailangan kang contact, may tanong, ganun. Hmm. Di ba, work from home? Sarap, di ba? Dito ko lang sa bahay. No? Oh, hindi ka magmamadali, di ba? Oo, di ba? Pag-agisip, pwede yun na. Hmm. Nakapajama, hindi pa nakapaligo. Oh, ay, nako. Oh. Ang galing, no? Oh. Ayun, yung ano naman, may mga napanonood kasi ako sa vlog nyo na ano, sobrang snow din ba dyan? Parang Saskatchewan? Tapos malamig. Sa tingin ko, mas sobra rito. Actually, sa backyard namin ngayon, may itambak pa ng snow na ano, mas mataas pa sa akin. Ah, dito kasi tunaw na. Malamig nga dyan sa inyo. Hindi kasi nagpa-positive dito once na nag-winter na. Ngayon kasi sa amin, double digit na eh. Pero napapansin ko, kasi pang-apat na winter na namin, parang paikli ng paikli yung winter. Saka, ano, yun nga, nakaka-worry. Kasi dito sa lugar namin, maraming, ano, maraming forest. So, last year, may naging forest fire dito na yun ang nakakatakot. So, kapag dito, is maikli yung winter, hindi ganong sineselebrate. Hindi welcome, oo. Oo, nas nakaka-worry. Nakakapag-alala. Ah, ganun. Parang ano, ACU Calgary talaga. Ba't ba Calgary ng Calgary ito? Baka magpapag-i si Mamjanis ngayon ah. Hindi, sinabi niya kasi na ano, CU Calgary eh. Sa Calgary daw ang gusto nila. Okay. Hindi nakakapag-alala talaga. No? Kasi nga, sabi ko, pambira, hindi masyado nag-snow ngayon. Baka naman sa next winter, mas maagang mag-winter o kaya mas marami yung snow. Mm-hmm. Kaya mas maiksi yung summer. Hey, ikaw. Si Rice, sabi namin ngayon pa nag-resign si Rice dun sa pagja-janitor eh, kung kailang wala ng snow. Hindi ka na masyado. Kasi yung mga vlog dati ni Rice, puro pagpapala lang eh. Oo, oh, grabe yun. Oh. Grabe. O yun, pero may bago ng trabaho si Rice ha. O, congrats pala. Oh, thank you. Yan, awa ng Diyos, no? Sasabihin ko dapat, parang iba yung napanood ko sa huling vlog nyo. Okay, kayo, baka may tanong kayo. Tanongin nyo kami. Nga, gawa kaya tayo ng ano, yung mga sa huling... Ikaw naman tatanong yung gano'n. Magtatanong naman ng tagi-isan tanong sa atin yung... Aba, may gano'n. Pwede kayo magtanong ng tagi-isang tanong sa amin. Bago matapos, yan. Wala, hindi kami prepared. Hindi na kami prepared. Ngayon lang din kasi namin naisip, sorry. Okay, pero almost an hour na rin hindi, tayo. Manong Job, isang kayo nice. Sa ano? Ate Jenny, saan kayo sa, sabi mo nga, sa may daang hari kayo, di ba? Oo. Sa San Pedro. Sa may Park Spring Village. Ah, okay. Kailan mo lang umuwi ng Pinas? Kailan kami, ano, huling umuwi? Huling umuwi, Ako, 2018, ako 2019. Nung nag-asikaso ng papers. Kailan kami sa may, ano, Daang Rain na malapit sa Cavite. Member ako ng Cavite Mountain Bikers. Kayong dalawa. So, hindi mo naabutan kung hindi mo pa nakita kung gano'ng nakalaki yung ano, Villar City. Ano ba yun? Yung mall doon? Ano bang mall yun? Feliz. Feliz, mali. India. Ayun, India. Dati, pero maliit pa lang. Kaya ngayon, yun, grabe. Napatod namin yung vlog mo na nagpunta ka doon. Gulat na gulat kami. Laki na. Grabe na yun, yung lote ni Villar doon. Talaga sabi ko, mukhang mabibili niya na yung ano, kalahati ng Alabang at Cavite. Saan ba nakadugtong yun? Ako, huling umuwi. May daan ba yun papuntang Laguna? Yung ano na yun? Oo, yung part na yun is parang ano yun eh, border ng Las Piñas, Cavite, saka Laguna. Yung side namin, nasa Laguna na kami. Konti lang yun, may ano yun, may expressway, may daan pa expressway, kaya napaka-accessible nung lugar.
Okay. Sana hi. Nasa likod ng ano yun, ng Bilibid. Hindi makarelate si Ina, taga Norte. Hindi, taga South din ako. Taga Sukat lang ako. At taga Sukat. Saka sa Sukat, Ina. Taka sa Sukat, ha? Sa Sukat. Sa may service road lang, pero hindi na doon. Ay, sa may Posadas. Uy, magkatabi Ina. Tayo. Ano, oh, ano? Ina, taga Don Juan lang kami. Doon ako lumaki. Ha? Totoo? Oo. Ay, kapit-bahay niyo pala si ano, oh, si Yobi, okay. O sila Yanis. Hindi. Yung... Lumaki talaga ako. High school kami lumipat sa... High school ako nung lumipat kami sa Posadas. Pero mga 10 years din kami doon. Tapos lumipat kami sa Tapat, sa Superville. Mga pandi, alam mo ba yon yung Posadas na yan, pandiinan niya na, pandiinan yun. Kasi kami doon lang sa Don Juan, sa mga lola ko. Sa lola ko doon sa Don Juan, tsaka ano yung katabing subdivision na isa, Ina? Sa mga Garsalian area ka ba? Hindi, Don Juan nga, sa baba kami. Sa baba mo lang, sa bisimbahan. Oh my God, sa may Riles! Lalagpas. Oh, sa Don Juan. Okay. Doon din yung ano, yung kinuwento ko na warehouse sa Sukat. Ato ka ng trabaho. Yung sabi mo ako. Sarado na yata yung RP Chem ang pangalan. And then Interfield yung ano, yung... Ay, nasuno. Factory. I'm not sure kung nasuno. Factory ng ano, ng mga gamot. Oo, gamot yun, Interfield. Maraming gamot. Oo, tama. Maraming mga... Posadas, pandiinan yun, Ina. Hindi. Grabe, no? Ito, ayoko na nga sabihin. Lumaki talaga ako sa Green Hills. Mas lalo na. Yung pandiina ka ng pandiina, yung diniin ka na. Hindi, kita mo ha, kung gano'ng nakaka-frustrate yung pagtatrabaho sa Pilipinas dati, di ba? Yung contractual ka lang, five months, parang ngayon lalong nagiging worse yung sitwasyon, di ba? Oo, every elections, nako talaga ngayon pa natin pag-uusapan ito tapos na, pero every elections pinapangako ng mga tumatakbo, tatapusin na yung endo, di ba? Alam mo yan, yeah. Manong Jovi, di ba? Yung endo, yan yung contractualization. So hanggang ngayon, hindi naman just... Umasa ko kay Digong dyan eh. Gagawa. Oo. Eh, na-pandemic nga kasi si Digong, kaya hindi na niya naayos mo siya. Kala ko siya na yung makakapagtapos ng... mga end of contract na yan. Na pandemic eh. Ginagamit lagi ang issue na yan. Kada election na lang, na maniniwala naman yung mga tao, umaasa, never naman natutupad. Hay nako. Yeah. Hey, maraming salamat sa inyo, ha, Manong Jovi, tsaka ano dyan. Salamat din. Salamat. Thank you so much. Oh, yeah. Nakuha ko na yung kanalang YouTube, ano. Ayan. Okay, follow nyo rin po, JTV Canada Vlogs. Okay, fastest way pa Canada. Oh. I'm guessing yun yung GPS nila, di ba? Ang bilis nga naman kasi talaga. Ito kanilang Facebook. Ayan, sundan nyo rin po sila. Thank you guys so much. Thank you so much. Okay. Maraming salamat. Salamat. Okay, so we'll end the episode here. That's it for episode 13. Muna kayo alis, guys, ha? Oh, okay, muna alis. Okay. Bye, guys. Maraming salamat. Ayong spot. Atong spot. Yun! Pinoy! Maraming salamat. Subscribe now.